ang lahat. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nakilang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuling mga hinirang, masaya nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwa ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Pilipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Pilipe. Sa darating naman ang isang Etiopeng yunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Pilipe. Patakbong lumapit si Pilipe at narinig niyang binabasa ng yunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang yunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Pilipe inanyanyahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak
at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunoko kay Pilipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysin ni Pilipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunoko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Pilipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Pilipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Pilipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Pilipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Langit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo, ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pasasalamat at papuri sa ating minamahal na Jesus Nazareno. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong araw pong ito, ang ating mga pagninilay ay tutuon po sa pinagmumulan talaga ng pagkakatuto. At ito ay ang Espiritu Santo. Tayo ay natututo sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo. May pananampalatayang naitatanim sa atin sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo. In other words, the Holy Spirit is the primary agent of evangelization. At ito po'y ating napakinggan sa unang pagbasa, mga kapatid, mula sa aklat, mula sa gawa ng mga apostol, Acts of the Apostles. Makikita po natin ang kwento ni Felipe at ng manlalakbay na Etiopo. Sa pamamagitan po ng pagtuturo ng Espiritu Santo, si Felipe ay naparoon sa Etiopo at tinuruan siya tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung pong Etiopo ay nagtangkang unawain ang banal na kasulatan, subalit hindi niya ito magawa ng nag-iisa. Ngunit, dahil po sa biyaya ng Diyos at sa tulong po ni Felipe, nagbukas ang puso ng Etiopo sa pagtanggap ng pananampalataya at bininyagan po siya sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, maganda nating pagnilayan, sino po ba yung mga taong naging instrumento ng Diyos upang mas matuto tayo tungkol sa kanyang aral? Sino-sino po yung mga tao na ginamit ng Diyos sa buhay mo ngayon? Sino yung naka-inspire sa iyo na mas makilala ang Diyos? Ang iba sa inyo, ang inyong mga lolo at mga lola, siguro tinuruan kayo, iminulat kayo, magsisimba tayo sa Quiapo. Sa simula ganun, di ba? O magsisimba tayo sa Quiapo. Pagkatapos, bibili tayo ng hopya. Kakain tayo doon sa masarap na may palabok. Subalit sa pagdating ng panahon, ito palang ating mga lolo't lola, ginamit pala ng Diyos upang maging instrumento para mas makilala natin ang Diyos. At ito'y masasabi nating isang biyaya. Alam niyo po, nakaka-inspire yung mga lolo't lola
Kahit po uugod-ugod na, nagpipilit po na makapunta sa simbahan, kahit masakit ang katawan, talagang pupunta't pupunta sa simbahan. Nawa po sa ating mga kabataan, ito po yung ating maging inspirasyon, ang ating mga lolo't lola, kung paano sila nagpakita ng pananampalataya sa atin. Amen? Amen? Sapagkat sila po'y naging instrumento upang tayo ay matuto tungkol sa mga aral ng Panginoon. Ngayon naman, tayo ang magmimisyon na tayo naman ang magsasalin sa mga susunod na henerasyon. Kaya't sa mga anak na nandito ngayon, ha? Kapag kayo naman ang naging mga magulang, kayo nawa ay maging inspirasyon ng Panginoon, dadalhin nyo rin sa simbahan ng inyong mga anak. Ano po? Bata pa lamang, imumulat na ninyo sa pananampalataya. Oo, the Holy Spirit is the primary agent of evangelization. Totoo, ito isang biyaya. Ang pananampalataya ay biyaya. Subalit, may mga tao sa buhay natin na instrumento ng Diyos para ikaw mas makilala mo ang Panginoon. Alam nyo, magpasalamat kayo sa inyong mga lolo't lola. Sa mga pagkakataong sila'y naging inspirasyon ninyo upang tumibay ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kung ang inyong mga lolo't lola ay wala na ngayon, ipagdasal ninyo sila. Alalahanin ninyo sila. Ganon din ang inyong mga magulang, maaaring ang inyong mga tito din, ang inyong mga tita, instrumento ng Panginoon para ikaw makilala mo ng lubusan ng Panginoon. Amen? Nagpapasalamat ba kayo sa mga taong ipinadala ng Diyos sa buhay ninyo? Mga kapatid, ganun po ang nangyari sa ating unang pagbasa. Si Felipe ginamit na instrumento ng Panginoon upang yung pong Etiopo ay tanggapin ang pananampalataya, upang ang Etiopo ay manalig sa ating Panginoon. At ang naging resulta, nagpabinyag, nagpabautismo. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo naman, ayon kay San Juan, ipinahayag po ni Jesus ang kanyang mahalagang mensahe. Ano ba yung mensahe? Na si Jesus po ang tinapay ng buhay. Mga kapatid, tuwing tinatanggap natin si Jesus sa banal na komunyon, nawa siya'y magbigay buhay sa ating nanlulupaypay na katawan. At kapag tinanggap po na si Jesus, ikaw naman ay magbigay buhay din sa iyong mga kasamahan sa bahay, kasamahan sa buhay, kasamahan sa trabaho. Minsan kasi may mga tao, kinakailangan lamang ng inspirasyon mula sa iyo. Ang iba gusto lang sumuko, subalit dahil ikaw ay biniyayaan ng Diyos na maging buhay, ikaw ay nagbibigay ngayon ng buhay. Bakit? Sapagkat tinanggap mo ang regalo mula kay Jesus. Siya mismo, si Jesus ang tinapay ng buhay. Mga kapatid, siya ang nagmumula sa langit at ang sino mang pumunta at lumapit kay Jesus ay hindi na magugutom at ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi na mauuhaw. Mga kapatid, tayo ay may iba't ibang uri ng pagkagutom at pagkauhaw. Kaya nga, tayo'y lumalapit kay Jesus. Tayo'y nagpupunta dito sa Quiapo sapagkat mayroon tayong pagkagutom, mayroon tayong pagkauhaw. Ang iba sa atin, mabigat na ang problema. Pupunta sa Quiapo sapagkat alam natin na kay Jesus makasusumpong tayo ng tunay na nakaginhawahan. Lalapit ka sa Quiapo kapag alam mong ang budget mo talagang walang-wala na. Hirap na, lalapit. Magdarasal sa ating Panginoong Jesus Nazareno sapagat alam natin na siya ay pinagmumulan ng buhay, tinapay ng buhay. Mga kapatid, totoo, si Jesus never ka namang pababayaan. Lumapit ka palagi kay Jesus. At nawa mga kapatid, ang mga kwentong ito ng ating pagniniling ngayon ay tumulong sa atin upang ating maunawaan na kailanman
ang lahat ng meron tayo, ang pananampalataya, ang mga biyaya sa buhay mo, lahat ng mga ito ay gift, regalo, kaloob mula sa Diyos. At dahil ito'y regalo mula sa Diyos, marapat lamang na tanggapin mo ito, at ang mission mo ngayon ay maging bagong regalo sa ibang tao. Sapagkat everything is grace. Even our faith is a gift from God. At ating pasalamatan palagi ang ating Panginoong Diyos sa pagbibigay sa atin ng regalong ito. Lahat ng nagsimba ngayon, paglabas nyo sa simbahang ito ng Quiapo, kayo'y regalo ng Diyos sa ibang tao. Magbigay kayo ng pag-asa. Magbigay kayo ng buhay. Magbigay kayo ng inspirasyon. Sapagkat kayo, tatanggapin nyo si Jesus, ang tinapay ng buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Ang ating itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalakas ng iyong karestiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo, naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan, at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang.
puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo
ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na dudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus na pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.